Dito na naman po tayo sa DIY. Ito na naman tayo sa CPK 496 ko. Naku po, ang dami yung issue nito. Pero kayo sa kagandahan, hindi siya ganun kasakit sa ulo. So, piling kaya-kaya kong kayo, no? Kayang-kayang remedyuhan, no? Guys, yun to nangyari dito. Ang mga issue rito sa CPK 496, mahuna ang tiklado. So, nakadalawang sira na ng tiklado. Yan, guys. Yan ang ginawa ko, no? Ginawa ko po sa kanya. Sismes ko siya. Nilagyan ko lang din ng plastic. Kinunod ko doon. Ito ngayon, may mga screw. Ganun din doon. Plastic lang. Yan. Yan ang ginawa ko. Ayun, matibay. Pero ayoko kasi wala tayong pambili ng mga ano. Wala rin naman ako makapain na keyboard. Kaya niremedyohan naman po natin yan. So far, okay na siya. Nagamit ko na. Ngayon, ang naging issue ko na naman ay power supply. I think sakit ng kasyo to eh. May mga nakikita akong kasyo na lagi nakakaproblema dito sa power supply. Nagiging mahuna. Pangalawang keyboard ko na ito na mahuna. Yung isa ko yung malaki. 58 piece ko na kasyo rin. Mahuna rin. Ngayon, hindi ko pa siya nagagawa. Ito ngayon yung re-remedyo ko kasi ang CPK 496 gusto ko siyang entry-level siya ng Casio, pero may feature siya na gusto kong gamitin. Itong input. May input siya, no? So, kung yun yan, gaya na sabi ko, kung meron kang tracks or meron kang backing tracks, meron kang mic, gusto mong kumanta, pwede ka mag-input yan. Or kapos ko yun ang input, pwede ka mag-tabit yun. So sa akin, ang purpose ko nito is backing packs and siguro kung instrument din akong dala, wala na nga mga ipot. Pwede ako mag-salpack ng any instrument na kaya na pwede i-salpack. So guys, ito ang issue ko, no? Wala akong power dahil ang hirap gamitin ito. Hindi, ang mauna na siya maluwag. So nag-lose yung power supply ng keyboard na po yan. So ayoko siyang baklasin, ayoko mag-spot ngayon ang problema ko. Ayoko mag-spot, tinatamad ako ngayon, nakakuha ako ng remedyo. Kasi gumagana pa yung battery niyan. May battery kasi ito, yan. So ang gagawin ko na lang, kukunik ako dito sa battery line. Yan yung battery line, guys, yung battery line niya. Kaya kung nakikita mo, ito yung battery line niya. Ang unang iniisip ko, mag-spot ako dito. Tapos gagawa na lang ako ng linya. Sabi ko, madumi, mag-spot pa ako. Ngayon, ang gagawin ko, maganda rito sa battery, may wire. Ito na yung wire. So, ang gagawin ko, ikakap ko na lang yan. Tapos, itong, ayan, namulot lang ng mga cellphone wire na ayos pa. Ito, ayos to, na-check ko na, gumagana pa. Wala akong tester, ginawa ko. Yun lang sa electric fan, sa solar ko, kinect kung may lang yung dalawa. Hindi naman grounded so far. Hindi nga. Ayun. So, ang pinaka-solution, the best na pwedeng gawin ko, mag-cut ako dito, positive, negative, and then, ito, pinuso ko lang sa ilalim, nag-rap lang ako ng butas para makalusot siya. Ayun, nakagawa tayo yung parameters. Para magkaroon tayo ng extra power supply na pwede mapaanggal ko uli siya nung hindi ako mag-spot, okay? Yun ang maganda sa mga may battery, no? Kung magkaroon lang ng issue sa dito sa power supply dito at power supply input mo, pwede ka actually, yung pag-tuklasan eh, pwede ka maganda yan. Kaya lang ayoko nga mag-spot, kaya tamad ako mag-spot at naisip yung battery lang. Ginamit ko kanina, nalagyan ko ng battery, ginamit. So, dito na lang, dito na lang kung ex-vlog ko kung kagawin siya, okay? Naliway ako, tsaka meron akong, female adapter na galing din sa solar ko. Yung nalang gagamitin ko para plug-in play, para medyo nagsaksak, may wire nga lang, yan.
Dito na lang. Thank you.